Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala namang ibang taong pwedeng guha niyan eh. Isa lang naman ang taong galit na galit sa nanay mo, si Moira. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Monteng Channel. Narito na nga ang ating pagkaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Nagawa nga ni Moira ang kanyang dapat gawin dito nga kay Lynette at talaga namang sakto. Nang papatawid sana itong si Lynette upang magpabarya sa tindahan kung saan ay bibilhan niya itong kanyang anak na si Annalyn ng mga kagamitan upang dadalhin nga papuntang US. Subalit sakto din ang paglaya ni Moira. Kaya naman nang makita ni Moira itong si Lynette na papatawid, dito naman nagdilim ang paningin ni Moira at nagawa niyang banggain at sagasaan nga itong si Lynette. At sa takot nga ni Moira na namukhaan siya dito ni Lynette, ay agad naman siyang tumakas pagkatapos nga ng aksidente. Buti na lamang ay nandyan nga itong si Nurse Karen na agad naman na tumawag ng tulong upang dalhin sa estridge itong nga si Lynette ngayon. At dito naman nga na ipinaalam agad ni Nurse Karen kay Annalyn Santos ang nangyari nga dito sa kanyang ina. At hindi naman makapaniwala itong si Annalyn sa nangyaring disgrasya dito naman kay Lynette. At tudo naman ang panalangin ngayon ni Annalyn Santos at dito ni Aling Susan at Michael na sana raw ay wag daw kukunin itong ang kanyang ina dahil hindi pa nga nakakapiling ni Annalyn itong ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. Sa kabilang banda, dito naman tayo sa US, na panaginipan naman ni Dr. Tanyag itong ang si Lynette na tila daw nagpapaalam sa kanya. Sana magpagaling daw itong si Dr. Tanyag upang may makasama itong kanyang anak na si Annalyn. At dahil dito, nabanggit ni Dr. Tanyag na kung saan pupunta itong ang si Lynette. At nagtataka naman itong si Don Pepe kung sino ang kinakausap nito ni Dr. Tanyag habang nakapikit. At hindi pa nga diretso na makapagsalita itong si Dr. Tanyag ngayon at nasabi naman dito ni Don Pepe sa kanya na may good news nga daw siyang sasabihin. At ito na nga ang pagdating ng kanyang mga pamilya na sina Zoe at Moira at tila nga hindi masaya ang expression ng mukha ni Dr. Tanyag nang marinig niya nga mula dito kay Don Pepe ang pangalan nga ni Moira. Sa kabilang banda ay talagang mahirap ang operasyon dito nga sa nangyari kay Lynette at ipinapangako naman ni Carlos Benitez at Dr. Lendon na kinakailangan daw gagawin nila ang lahat upang hindi nga mawala kay Annalyn Santos itong kanyang ina dahil malaki nga ang impact dito kay Annalyn kung sakaling mawala nga ito si Lynette. Buti na lamang ay marami namang nakahanda na nagiging operasyon dito nga kay Lynette at nakahanda rin ang dugo na pwedeng isasalin nga dito kay Lynette. Kaya nagiging maayos na nga ngayon ang kalagayan nito dahil nga sa mga ginagawang pag-ooperan dito ni Dr. Benitez at Dr. Lendon. Ginagawa naman lahat nila upang hindi nga tuluyan na mawala itong si Lynette dito nga kay Annalyn. Dahil na rin sa tulong ng mga panalangin ni Annalyn at Aling Susan na sana raw ay wag daw itong kunin itong ang si Lynette. Sa kabilang banda, dito naman sa FX na balita naman ni Giselle ang paglaya nga dito ni Moira. At dito na sinabi ni Giselle kay Zoe na kamalas-malas naman daw talaga nito ni Annalyn at Lynette dahil mananagot nga ito kay Moira at hindi nga nagkamali dahil nakagawa na nga ng masama itong si Moira at sana daw ay huwag magsumbong itong si Zoe dahil sa takot nga ni Moira na namukhaan siya dito ni Lynette. At tinawagan naman agad ni Zoe itong kanyang ina na ipaligpit daw itong kotse ng kanyang kaibigan dahil namumukhaan daw ito ni Nurse Karen itong ang sasakyan at nukuhanan ng number upang i-report nga dito ng mga kapulisan. Kaya dahil dito, kinabahan na naman itong si Zoe na baka madawit na naman itong kanyang ina. At so speak naman ni Aling Susan na wala na nga daw ibang gagawa kundi itong ang si Moira dahil itong si Moira ang may matinding galit dito sa ina ni Annalyn Santos na si Lynette. Kaya abangan natin yan bukas dahil malalaman na natin yan sa pagising nga dito ni Lynette ang buong katotohanan. Yan lang po at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood. Bye-bye!